Isang batang isinilang na medyo may kakaibang anyo, mga kapatid. Gusto daw siyang ipapatay ng kanyang tatay dahil sa kanyang kakaibang anyo. Yan ang ating bibigyan ng reaction video, mga tol, mula rito sa napakalupit na channel ni KIENN Thoughts. Yan kung nakikita ninyo, mga kapatid. Huwag ninyo kakalimutan na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Ilalagay ko ang link sa ibaba, mga kapatid, sa description box para mapuntahan ninyo. Siyempre, subscribe na rin tayo, mga kapatid, ha? At siyempre, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Diba? O yan o, nakikita ninyo. Kakaiba yung anyo, mga tol, nung bata. Talagang deform, no? Yung hugis ng kanyang skull. Kaya gusto daw siyang ipaligpit ng kanyang tatay. Kung ikaw ay magiging magulang ng ganitong bata, mga tol, ano ang gagawin mo? Yan, bigyan natin ng reaction video to, mga tol, at commentary. So tuloy na natin. Total, wala na rin naman tayong hinihintay ni. Panoorin na natin to. Mga dalawang taon, isang taon na siguro, tol, mga tol, mga ganyan ang edad niya. Ano ang mararamdaman mo kung sa kabila ng iyong kakaibang kondisyon ay inabandona ka at tinawag ka pang anak ng demonyo ng sarili mong tatay? Kawawa. Siguradong napakasakit nito, di ba? Oo naman. Alam niyo ba na isang batang lalaki mula sa bansang Rwanda, isang bansa sa East Africa, ang nakaranas ng ganitong kalupitan? Tara, Rwanda. Alamin natin ang kwento ng batang ito dito lang sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. KIENN Nation, like mo na rin ang video na ito bilang suporta. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng KIENN Thoughts. Sigurado malamang dito sa video ng to ay malalaman natin kung ano yung naging dahilan o naging cause ng pagkakaroon ng ganong karamdaman siguro kapansanan ng bata, no? Kaya kailangan para maging aware din, no, yung mga magulang, mga kapatid, kung pwedeng iwasan, baka maiwasan. Masakit sa magulang yun, mga tol, magkaroon ng ganong ano, problema sa anak. Ang babaeng ito ay si Bahinaza Liberata, isang nanay mula sa isang malaking siyudad sa Rwanda. Isang masakit na pangyayari ang kanyang naranasan na magsilang siya ng isang bata na may kakaibang karamdaman. Grabe, no, yung bahay nila, ano, gawa sa putik. Dahil dito, naging tampulan ng tukso ang batang ito na itago na lamang natin sa pangalang James. Si James ay isinilang na may deformity ang kanyang ulo. Hugis triangulo ito at talaga namang kaiba sa normal na mga tao. Ito ang naging dahilan kaya't ang mga tao sa kanilang baryo ay naging usap-usapan ang kanyang kalagayan. Tinatawag nila si James na isang alien. Ang masakit pa dito, ang kanya mismong tatay. Inutusan niya si Bahinesa na patayin ang batang ito dahil kakaiba nga daw ang itsura nito. Ayaw namang pumayag ng babae sa planong ito ng kanyang mister. Dahil dito, inabandona ng lalaki ang mag-ina at tinawag pa nga niyang anak ng demonyo si James. Nararapat lamang daw na patayin na lamang ito upang maibalik ito sa impyerno kung saan ito nararapat. Grabe naman yun, no? Patayin na lang para maibalik sa impyerno kung saan nararapat. Grabe, no? Sinabi pa ng lalaki na wala siyang pakialam sa batang ito at wala rin siyang responsibilidad dito dahil ito nga ay sugo di umano ng Diablo. Grabe. Sugo talaga. Lubos na nasaktan ang babae sa mga masasakit na pangyayaring ito sa buhay nilang mag-ina. Pero mas nasasaktan siya para sa kanyang anak sapagkat sa murang edad nito ay nakakaranas na kagad ito ng ganito kasakit na kapalaran. Bukod kasi sa hindi niya normal na kondisyon, tila ba pinandidirihan at ginagawang katatawanan ng marami ang kanyang sitwasyon. Nagsilang naman siya ng mga normal na anak, subalit hindi nila maunawaan kung bakit gano'n na lamang ang naging kondisyon ni James. Alam mo, mahirap para dun sa bata, di ba, na magkaroon siya ng ganyang karamdaman o ganyang ganyang anyo, no? Kasi dadalhin niya yan habang siya ay nabubuhay, lalong-lalo na kung talagang pagkakalooban pa siya na mahabang buhay. Kasi kadalasan yung nagkakaroon ng mga ganyang unusual o hindi normal na anyo, eh hindi rin naman ganun kahaba ang lifespan, 'di ba? Pero pinakamasakit diyan, mga tol, yung sa magulang, 'di ba?
Pero mo, dinala mo yan ng 9 months, lalo-lalo sa nanay, di ba? Dinala mo yan ng 9 months sa tiyan mo. Eh syempre, mga katol, nakikita naman natin kung anong kalagayan ng buhay nila. Naiisip nyo ba na ito'y regular nagpapa-check up sa mga doktor? Nagpapa-ultrasound, di ba? At naiinom mga dapat inumin, mga vitamins, di ba? Naiisip nyo ba nagagawa niyo yun? Malamang hindi sa hindi. Kaya hindi niya alam kung anong itsura ng anak niya nung isinilang, dun niya palang nalaman. Mga tol, masakit sa kanya yun, syempre. Diba? Yung 9 months na pagdadala mo ng ganyan, eh, dun pa lang, alam mo nang mahal mo yung anak mo eh, tapos dadalin mong ganyan. Diba? Hindi niya nga nakuha yung, hindi niya nga magawang gawin eh, yung sinasabi ng asawa niya na patayin mo na lang yan. Balik natin sa impyerno kung saan siya nabibilang, diba? Mga tol? Walang magawa ang babae, kundi alaga ang mag-isa si James at ang mga kapatid nito. Mm-hmm. Noong kasisilang pa lamang ng bata, naiiwan siya noon na mag-isa sa syudad kasama si James. At talaga namang takot na takot siya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Bukod kasi sa walang pera para panggastos sa kanilang pangangailangan, marami ding mga tao ang iba ang trato sa kanila dahil nga sa kalagayan ng kanyang anak. Gayunpaman, may isang tao na nagtataglay ng mabuting kalooban ang nag-offer na ihahatid sila sa kanilang bahay. Makalipas nga ang ilang araw, naging usap-usapan kaagad ng buong baryo ang kalagayan ni James. Napakarami ng masasakit na mga salita ang naririnig niya patungkol dito. Grabe. Maraming tinatawag ito bilang isang halimaw o di kaya naman ay isang alien. Sinasabi rin ng ilang kabaryo ng babae na mas mabuti pa raw sana na namatay na lamang ito. Ang lahat ng ito ay tiniis ng babae dahil ayaw naman niyang may mangyaring masama sa kanya at sa kanyang mga anak. Hindi siya makalabas at hindi rin siya makapagtrabaho. Bukod kasi sa kapapanganak pa lamang niya, ay hindi niya rin naman maaaring iwanan si James. Sobrang hirap. Ibang iba yung pagmamahal ng nanay na to, mga tol. Nakakabilib. Lamang niya ay hindi niya rin naman maaaring iwanan si James. Sobrang hirap ng kanyang sitwasyon. Hindi niya alam kung papaano niya bubuhayin ang kanyang mga anak. Wala siyang pera, wala din siyang ideya kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ni James. Naiiyak na lamang siya sa tuwing makikita ang kanyang anak na namimilipit sa sakit dahil sa karamdamang hindi rin naman niya maintindihan. Habang tumatagal ay hindi na nagiging maganda ang sitwasyon ng kanyang anak, kaya naman kaagad niya itong dinala sa ospital. Maliit lamang ang ospital sa kanilang lugar. Dahil sa kawalan ng sapat na gamit sa ospital, hindi din malaman ng mga doktor kung ano nga ba talaga ang totoong kondisyon ng bata. Oo, pati mga doktor di alam. Pinaliwan nila ang ina ng bata na dalhin ito sa isang espesyalista sa kanilang syudad. Pero dahil sa kakulangan sa pera, hindi niya naman kayang magtungo sa syudad upang ipakonsulta ang kalagayan ng bata. Yung talagang alam mo yung mahirap ka na nga, nagkaroon ka pa ng pagsubok na napakahirap din. Kasi ito yung tipong pagsubok na hindi mo pwedeng takbuhan eh. Kasi buhay yan, mga tol eh. Diba? May buhay yan eh. Anak mo yan eh. Ay, isa pa, anak mo yan. Diba? Mahirap na yung kalagayan mo. Nagkaroon ka pa ng pagsubok na napakahirap. Dito masusukat ngayon talaga kung gaano siya katibay, no, mga tol. Talagang, ay, grabe. Ay, anong mararamdaman mo kaya kung ikaw, ay ikaw ang lumagay sa ganyang sitwasyon, diba? Dahil dito, pinayuhan na lamang siyang umuwi at tatawagan na lamang daw siya ng mga doktor kung sakaling mayroon na silang magagawa para sa bata. Walang magagawa. Lumipas ang ilang buwan, wala siyang narinig na kahit ano mula sa mga ito. Kasi wala naman na silang magagawa dyan eh. Hindi naman nila pwedeng ikorte pa yung ulo niyan, di ba? Hindi naman nila pwedeng ipasok sa hulmahan para kumorte na normal na skull, di ba? Wala ang silang magagawa doon. Naging mahirap ang buhay para sa kanilang mag-ina. Minabuti ni Bahinesa na umuwi na lamang sa kanilang baryo kung saan siya lumaki. Nagbabaka sakali kasi siya na matutulungan siya ng mga tao doon, partikular ang kanyang mga kamag-anak. Hiniwanan niya ang ibang anak niya, hindi dahil sa gusto niya, kundi hindi naman niya kayang bayaran ang pamasahe ng mga ito kung isasama pa niya ang ibang mga bata. Ah, may pinag-iwanan na lang. Nang makarating siya sa kanyang bayang sinilangan, wala din naman siyang napala. Hindi naman siya nakakuha ng tulong mula sa kanyang mga kamag-anak. Gustuin man daw na tumulong ng kanyang mga kaanak, ang treatment na kinakailangan ni James ay hindi kayang gawin sa kanilang bansa.
kailangan pa siyang lumuwas ng ibang bansa para makakuha ng legalidad na pagpapagamot. Isa pa talaga matinding hirap, no? Ang hirap na nga ng buhay mo, 'di ba? Nagkaroon ka pa ng mahirap na dalahin at pagsubok dahil nagkaroon ka ng ganong anak. Ang hirap pa ng bansa mo. Sa kalulugar, pati bansa mo mahirap, my goodness. Mahirap lamang ang pamilya ng babae, kaya naman wala din silang maibigay na tulong dito. Nakarating ang kwentong ito ni James sa Afrimax, isang non-government organization na naglalayong tumulong sa mga taong may kakaibang kalagayan. Mm-hmm. Agad silang nagtungo sa village kung saan naninirahan ang mag-ina. Doon pala, magsisimulang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Yun, meron din palang happy dahil ending. Sa isang interview na ito, maraming tao ang naging aware tungkol sa kwento at sa kalagayan ni James. Naglunsad ng GoFundMe account ang Afrimax para matulungan ang bata. Galing. At makalikom ng sapat na pera upang maipadala siya sa ibang bansa at makakuha ng nararapat na treatment. Maraming tao ang nanting sa kwentong ito ng bata, kaya naman kagad silang nagpaabot ng tulong. Maraming tao ang humanga sa tibay na ipinamalas ni Bahinesa para sa pagmamahal sa kanyang anak. Mm-hmm. Humanga din sila dahil sa kabila ng mga nararanasan niyang sakit, hindi siya sumuko. Isa sa mga nakabasa tungkol sa kwento ng mag-ina ang nagsabi na alam niya kung ano ang kondisyon ni James. Mm-hmm. Sinabi niya na ito ay isang clover leaf deformity, o mas kilala sa tawag na Pfeiffer syndrome. Magkakaroon ng ganitong kondisyon kapag ang joints sa pagitan ng buto ng mga bungo ng sanggol ay nagsanib habang ito ay nasa sinapupunan pa lamang. Mm. Iba't iba daw ang epekto nito sa mga nakakaranas ng ganitong kondisyon. Mild lamang kung mayroong malalaking daliria at bukol-bukol sa tuhod. Ang severe conditions naman ay nagkakaroon ng deformity sa ulo. Kaya iba na. Ang nagiging hugis nito, kagaya ng kondisyon ni James. Nakadepende kung gaano kalala ang ganitong kondisyon. Pero sinasabi niya na ang ganitong karamdaman ay nangangailangan ng reshaping surgery sa first year pa lamang. Oh, dapat may reshaping surgery na pala. Pwede pala, no? Pero dapat sa first year pa lang. Mm. Ang ganitong karamdaman ay nangangailangan ng reshaping surgery sa first year pa lamang. Dagdag pa niya na ang mga batang may ganitong kondisyon ay kadalasang nagkakaroon ng learning disabilities, mm-hmm, at long-term airway and feeding process. Mm-hmm. Dahil na rin dito, sa loob lamang ng halos 3 buwan ay nakalikom agad ng halos 58,000 British pound ang grupo na ito o aabot sa halos 4 milyong piso. Sobrang laking tulong nito para kay James. Sobra talaga. Ay nagkaroon na ng pag-asa ang kanyang ina na masusolusyon na ang kanyang kalagayan. Naipa-check up na nila sa doktor ang bata at doon nga ay nalaman nila na kailangan nila magtungo sa India upang makakuha ng special treatment para sa bata. Dahil mayroon na namang pondo para pagpapagamot ni James, kagad na inasikaso ng grupo ang mga dokumento na kakailanganin upang makalipad patungong India ang mag-ina. Hindi makapaniwala si Bahinesa sa mga nangyayari at iniisip niya na parang panaginip lamang ang lahat ng ito. Bilib ako rito sa nanay na to. Samantala, nang malaman ng kanyang asawa na napakaraming nag-donate at tumutulong sa kanyang inabando ng anak, kagad itong nagtungo kay Bahinesa upang humingi ng tawad at nakiusap na tanggapin siya nitong muli. Hindi naman ito pinagbigyan ng babae. Bagkus ay sinabi nito na hindi pa niya ito mapapatawad dahil sa ginawa nito sa kanila. Pera lang habol nun. November 2021, dumating na nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Magtutungo na sila sa India upang ipagamot ang kanyang anak. Taus-puso ang pasasalamat ni Bahinesa sa lahat ng tumulong sa kanyang anak. Dahil dito ay nabuhay muli ang pag-asa na mamumuhay ng normal ang kanyang anak. Napakagandang istorya, mga tol. Napakagandang istorya itong nasaksihan natin at napanood natin mula kay KIENN Thoughts. Yan, mga tol. Napakagandang istorya. Napakarami ring lesson, no, nating matututunan dito, mga tol. Against all odds, na. No, iba yung pagmamahal talaga nung isang ina, mga kapatid. Iba yung pagmamahal, 'di ba? Etong tatay, hindi, syempre tatay din ako eh, pero hindi ako ano dun sa tatay nitong batang 'to, mga tol.
Wala eh, una siyang sumuko, una siyang bumitaw eh. Tapos nung nalaman niyang maraming donation, biglang babalik-balik, di ba? Biglang babalik. Mamaya bulong-bulungan niya pa yun. Ayaw mo na yan, anak mo. Yung mga donation natin na lang yun. Pag magbabago na buhay natin, di ba? Para dyan. Hindi eh. Yung anak, biruin mo, andaming nagsalita ng masama. Andaming tumanggin, tulong, di ba? Hindi niya iniwan. Ibang-iba, walang-wala yung mga magulang na itatapon na lang yung anak nila sa basurahan, 'di ba? Iiwan na lang yung anak nila sa kung saan man, 'di ba? Minsan makakapulot ka, napakagandang bata. Ito mga tol, 'di ba? Tingnan mo naman. Mukhang alien, 'di naman talaga natin maikakaila, mga kapatid, mukhang alien. Pero tingnan mo, hindi niya binitawan, hindi niya iniwan, hindi niya pinabayaan. Ibang klaseng nanay ito, mga tol. Bilib ako rito sa nanay na to, no? Anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin, mga kapatid? Comment kayo sa baba at syempre, basahin natin yan at pag-usapan natin yan sa susunod. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.